Ako po si Chaplain Philip Pagya Valerio. Ang nagbibihaw sa akin ang desire para i-pursue po itong faith in action na kung saan ay nagkakandak tayo ng Bible study regularly. Ay ito po yung aking mandate, ito po yung aking calling bilang lingkod ng Diyos na madala ang mga tao sa ubasan niya po, sa kaharian niya at bilang isa din na tagapagturo ng isang negosyo ay yung mga estudyante natin ay sinisigurado ko na hindi lang sa pagkakitaan lang kami magsasama kundi sinasama ko din sila doon sa nagbibigay ng blessing kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo upang umunlad sila sa lahat ng aspeto ng buhay nila. Kung titingnan niyo po mabuti, no, yung mga tao naging successful ang buhay, meron po silang mentor. Kumbaga, sila po yung mag-guide sa iyo kung ano yung gagawin niyo po. Hindi lang basta doon sa bagay na kung saan ay tatakin niyo, kundi kayo ay i-guide, si Ben, kayo ay mo-monitor, mailabas yung kanyang ang skills po natin sa bawat isa. Ang paborito pong Bible verse ay Ephesians 3:20. Bakit po? Kasi nga, sabi po doon sa Wika English, He will give you, sabi niya, very much more than you ask for. Ibig sabihin po, yung mga hiningi natin sa Diyos, mas higit pa sa pinipipray natin at yung ating mga iniisip, mas mahigit pa ang ibibigay niya. Time freedom, tsaka financial freedom. Kasi po, siksik, lilig at umaapaw. At ang isang motto ko po sa akin bilang leader, ang pag nagkamali po ang leader, lahat na po mali. Pero ang leader ay gumawa ng tama sa umpisa, sa huli na po lahat ay tama. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat, mga kasakses all over the world, Luzon, Visayas, Mindanao, at magandang gabi sa inyo lahat. Okay. Sabi rito, everyone, no, bawat isa daw sa atin na nakikinig, lalo na sa oras nito, nandiyan po kayo, ang gospel po receives it, no, na tinatanggap po natin pag tayo nakikinig. But only the few who have ears to hear. Ito nga po eh. 27 po kayo diyan, nakikinig kayo pero konti lang daw yung talagang nakikinig o napapakinggan. Hello. Hello po. Bakit po? Sabi rito, the many here but there is no interest. Wow, walang interest. Bakit po? Hindi naka-focus, ang daming pinagkakalabalahan, ang daming iniisip yung kakainin bukas, ano ipe-prepare, ano yung susutin, di ba? Okay? Okay, at sabi nga, naalala ko sa kanyang salita, huwag ho kayo mag-worry sa inyong kakainin at susuotin. Di ba? Hayaan nyo yung darating na bukas ay mamblema sa kanyang problema. Tama ba ako? Ulitin ko po, no? Di ba? The truth will set us free. 28 kayo ngayon, sabi rito, hindi daw lahat nakikinig. Nakikinig pero wala daw interest. Sana sa inyo dito wala pong ganyan in Jesus name, di ba? Many are called or invited into the kingdom but none are able to come on their own. God must draw the hearts of those who come. Otherwise, they will not. Yun. Diba? Iba nga, may umatin na nga pero pinaalis pa. Bakit? Iba-ibang motibo sa pag-attend. Iba-ibang motibo sa pakikinig. Iba-iba ang pagkakaitindi. Hello? Dahil sa kanilang mga natutunan, kanilang mga tradisyon, yung kanilang mga paniniwala, yung kanilang religion, doon po tayo, hindi lubusan na unawaan po yung salita ng Diyos. Okay? Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Okay? Sino po gusto ng bago rito? Siyempre, lahat tayo gusto natin bago. Okay? The old has gone. The new has come. Dumating na po, no? Yung bago sa atin. Yung buong pagkataon sa atin. Lahat po yan binago na ng ating Panginoon. Kung sino man ay nakipag-isa, no? Sa Tagalog yan, is in Christ, nakipag-isa sa ating Panginoon. Di ba? Okay? Hindi yung sinabi niya, umanib ka sa iglesia, umanib ka sa religion na hindi po ganun. God creates life, grants repentance, and gives faith. Okay?
Okay. Man is totally unable by himself to do these things which are necessary to enter the kingdom of heaven. Kahit pa yung pastor nyo, kahit ako, kahit sino yan, wala, sabi ito, walang sino man, no, ang makagawa ng mga bagay na ito para sa nakalaang yung hari, no, yung kingdom pala, kingdom sa heaven. Sabi sa Ephesians chapter 1, 4 hanggang 6, for he chose us in him before the creation. Ito, ito ang matindi. Hindi pa tayo, hindi pa ginagawa yung ano, bago daw likahin, no, ang mundo, no, pinili na tayo. Wow. Hello. Hello. Hindi yung tayo pa pipili sa Diyos. Pipili tayo ng, sino ba ang Diyos? Itong pipiliin ko Diyos kasi maraming kamay. Ito pipiliin ko kasi mukhang mataba. O mukhang ano to, masaya, mayaman, nakangiti pa. Hindi po ganon. Pinili na tayo ng Diyos bago likhain ang mundo. Tandaan niyo po yan. Okay, at tayo po, ano, sabi rito, ay naging holy, tsaka walang, ano, blameless in his sight. No? In love, he predestined us to be adopted as his sons through Jesus Christ. Kasi bakit po? Bakit pa tayo niluwal sa mundong ito? Diba? Kung yung sinabi niyang ganyan, yung pagmamahal niya ay nakalaan para sa atin. At tayo ay kanyang inadapt, no? Adapted, no? Na kanyang anak sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. In accordance with his pleasure and will. Ba, ito ay kanyang pleasure at kanyang kalooban. Kumbaga, kaligayahin niya po yun at kanyang kalooban, naggawin po ito. Okay? Bakit po? Para sa kanya siya ipapurihan of his glorious grace which he has freely given. Binigay niya po yun ng libre as sa atin in the one he loves. Sa mga nagmamahal po. Salvation is by God's will. Ulitin ko po, God's will and pleasure for his glory. Sabi sa John chapter 6, 37 hanggang 39 at verse 44 hanggang 45. All that the Father gives me will come to me. Okay? Yung tayo po ay lumalapit, hindi pwede natin na sa totoo lang, no, sinasabi dyan, no, will come to me, yung lumalapit. Di ba? Kasi yung iniimbitahan pa, sa totoo lang, yung iniimbitahan pa, parang mali kasi nag-iimbita nga po siya. Wala nga dumating eh. Pagpatungkol pala sa ganito, no, sa salita ng Diyos, hindi na kailan tayo imbitahan. Hello? Kasi po bakit? Tayo po ay pinili na. Tayo po ay kaisa niya. Hello? Naku, ibig sabihin, pag sinabing kaisa na po tayo ng Panginoon Jesucristo, kumbaga, united. Hello? Walang conflict, walang pahirapan, wala nang yung sasabihan pa. Di ba? Ito ay talagang ginagawa natin kasi ito ay according, no, sa kanyang kalooban. Tama ho ba ako? Hindi ng ating kalooban. Naliwanag po ba yon? Okay? And this is the will of him who sent me, that I shall lose none of all that he has given me. Kaya nga po, wala po mawawala. No? Gusto po ng Panginoon, walang mawawala po sa atin. No? Yung mga pinili. But raise them up at the last day. Tayo pa'y bubuhay ng Diyos sa huling araw. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. It is written in the prophets, they will be taught by God. Everyone who listens to the Father and learns from him comes to me. Yan. Okay? Kumbaga, ang ating mediator po ang ating Panginoon Jesucristo. Okay? Hindi po pwedeng maging mediator po yung tinatawag natin na kung sino-sino na lang. Okay? Okay po? Kaya nga sa pamamagitan ni Kristo, sabi nga kagaya ng I can do all things. Puro sa pamamagitan natin Panginoon Kristo, I can do all things. Sabi, magagawa daw natin lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi po wala, hindi po pwede, hindi isalis ang ating Panginoon Kristo. Iba kasi, ano lang, ama lang. Ay, hindi po pwede. Yung pagpunta ko sa langit, sa pamamagitan pa rin ng ating Panginoon Kristo. Maliwanag po yan, no? Hello? Kumbaga, illustration po. Pwede ho ba kayong dumirekta, example, kay Henry C? Di ba dadaan kayo doon sa secretary? Siset kayo ng appointment? O, ganyan din po yan. Okay? Okay po ba yon? So, all of God's chosen, tayo po yan, will be saved without exemption.
Wow. They will hear and respond. Oh, ulitin ko po, ano? They will hear, tayo po'y nakikinig at nagre-response po tayo because they have spiritual ears to hear the truth. Meron po tayong spiritual ears. Hello? Kahit bingi po kayo physically, pero yung spiritual po, hindi po kahit kailan yan bingi. Ulitin ko po yan. Di ba? Kasi iba po yung spiritual, iba yung physical. Kasi yung physical, di ba? Parang ganito po. Yung physical, nabubulok, nasisira, namamatay. Pero yung spirito, hindi ho namamatay. Di ba? Kumbaga, kung ang tenga ay bungol o bingi, pero spiritual ears, hindi po nabibingi yan. Hindi ho nabubungol ho yan. Hello? Amen po ba? God's power make this certain. Kasi ang kapangyarihan po ng Diyos, ang, ano, eh, ang gumagawa po niyan. Eh. Di ba? Romans chapter 8, 28 hanggang 30. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who had been called according to His purpose. For those God foreknew. Alam na kagad ng Diyos. Sino? Yung nagmamahal. He also predestined to be conformed to the likeness of His Son. Maging kagaya po tayo ng ating Panginoon. That He might be the firstborn among many brothers. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Madalang salita po, magiging kamukha, kagaya tayo ng Diyos dahil yan po, nung bago ang likay ng mundo, tayo ay nilikha niya sa kanyang wangis, katulad po tayo niya. Hello? Kaya pag tumingin po kayo sa inyong sasalamin, nakita mo na ang Diyos. O paano, ang mga lingkod ng Diyos noon, yung mga kanyang apostol, mga disipulo, no? Yung mga nakikinig sa kanya, nung panahon si Jesucristo ay nasa lupa, sabi nila, pakita mo sa akin, Ama. Sabi ng sinagot sa akin lang ng Panginoon Jesucristo. Diba? Pag kung nakita niyo na ako, nakita niyo rin Ama. Yan. Kaya pag nakita ko si Donald, nakita ko na rin Ama. Nakita ko si Coach Pam, nakita ko na Ama. Nakita ko po kay lahat, nakita ko po Ama. Bakit po? Tayo ay created in the likeness, no? At the images of God. Okay? Anong ibig sabihin po nun? How do we know if we are among the few that have ears to hear by responding to call? Hello? Hello? Tumutugon ho ba tayo sa panawagan ng Diyos? Assure of this certain call, this chosen call is from the Holy Spirit. Consider Philippians chapter 1 verse 6. Ang sinabi po rito, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to the completion until the day of Christ Jesus. Diba? We have to carry on, no? Makumpleto po natin yung mga mabubuting gawa na hanggang dumating ating Panginoon Jesucristo. Sabi niya, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, tinawag pa tayo ng Diyos na friends, no? Dahil tayo lagi sumusunod, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling, for it's God who works in you to will and to act according to His good purpose. Sabi sa Philippians chapter 2, 12 and 13, if we listen with our spiritual ears and respond to the invitation, there will be fear trembling in our souls as we recognize that it was God's word in us that caused our salvation. Kumbaga nagkakaroon ng rema, no? Pag tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, no? Laging merong invitation na kumbaga yung salita na yan, yan yung ating, dahil nga katulad tayo, kumbaga yan ang reflection, yan yung kabuuan, no? Yung ng ating buhay, no? Nakasalalay po sa salita ng Diyos. Kaya pag narinig natin yan, oy, ako yan, ah. Sabi doon, prospera, oy, ako yan. 'Di ba? Abundance, oy, ako yan. Oy, mayaman, ako yan. Oy, magaling na ako yan. Oy, makapangyarihan, ako yan. Oy, glorified ako yan. Oy, sabi, perfect, ako yan. Oy, righteous, ay, ako yan. Yeah. Lahat po ng mababuti, no, ay galing sa Diyos. Kaya tayo po yan. Okay? Diba? Kagaya na lang yung paggawa ng mabuti. Kasama na po yan. Siyempre, may kasama po yung ano, ng takot, no? Because yung beginning of wisdom, yung may takot tayo sa Diyos. Pag sinabi may takot sa Diyos, hindi ho tayo on and off, no? Sa pagtugon ng salita, sa pagtugon po sa calling ng Diyos. Diba? Hindi pa pwedeng tayo ay mag-absent o tayo ay mag-skip o
gagawa ng ibang dahilan para hindi lang maka-attend, hindi po dapat natin gagawin yan. Okay ho ba yun? Diba? Kumbaga, compatible tayo. Okay? Compatible po tayo dyan. Okay, meron po tayo story maganda. Let me share to you the story of King David. Paborito ko to. Nasa 2 Samuel 12 hanggang 1 hanggang 14. Okay, tungkol po sa Nathan's parable, no? Isa pong propeta yan, si Nathan, at si David po ay nagkaroon ng confession. Okay? Dahil po yan sa ginawa niya, no? Sa kay ano, Bathsheba, no? Na mayroong asawa si Uriah. Nung siya ay umangkat ng nasa tori po ang Haring David na yun, yung time na yon, at dumungaw siya, meron siya nakikitang naliligo, no, na babae. Yon si Bathsheba, ang asawa niya si Uriah, isa po sa sundalo po ni Haring David. Si Haring David po, no, gumana ang kanyang pagnanasa, no, yung kanyang flesh, at pinatawag niya po itong si Bathsheba at kanya pong ginalaw, no. Ginawa niya ring asawa. Dahil yung time na yon, nasa labanan po yung asawa si Uriah. Okay? Kaya po, nangyari, no, ang ating Panginoon, pinadala po si Propeta Nathan kay David ng mensahe. Okay, anong sinabi po para kay David? There were two men, nagbigay po ng isang parang parable, no, story kay David. Kung ba hindi kagad siya kinumprontan, direkta yung ginawa niya. Okay. There were two men, no, nagkwento po siya, in one city. Meron daw dalawang tao sa isang siyudad. Isa daw ay mayaman, ang isa daw ay mahirap. Ang mayaman daw, no, marami daw siyang mga ano, mga tupa. Napakarami po. Okay? Pero itong mahirap nito, wala daw siya kahit ano. Okay. Except lang daw, maliban daw sa isang maliit na lamb, no? He had bought and nourished. Talaga inalagaan niya ito. Binili niya, tapos inalagaan daw niya. Kaisa-isa lang po yan, ng lamb. At pinalaki niya po ito kasama niya. No? Itong, na-imagine mo, itong mahirap na tao nito, ay, kumbaga, bukod tangi ito na inaruga niya, minahal niya. Kumbaga, parang ano to eh, parang asawa niya na. No? Nag-iisa, di ba? Binuos niya yung pagmamahal niya. Okay? Kumbaga, katabi niya pa ito sa pagtulog. Okay? Kumbaga, ano, parang sa tao, kababata niya lumaki. Ganon din siya. No? Nung lumaki ito, bata pa lang siya, kinuha niya na ito, binili niya itong lab na ito, kasama niyang lumaki. Kaya sobrang close po itong dalawang ito. Okay? Hindi pwedeng paghiwalayin. And with his children, no? Ay, may anak pala ito, no? Itong mahirap nito. It ate of his own food and drank. Wow, kumakain doon sa ano, no? Kung ano pagkain niya? Pagkain din ng lamb nito, no? At umiinom sa ano niya, sa baso niya, kagaya nito, uminom ako. Ah, kunwari itong meron akong tuta, ay papainom ko sa parehong cup, sibin, sobrang ano, sweet. Grabe, no? Okay, ngayon ito maganda ngayon. Okay. And it was like a daughter to him. Naku, parang niyang anak na babae. And a traveler came to the rich man. Meron siyang traveler pumunta sa mayaman who refused to take from his own flock from his own herd to prepare one for the wayfaring man who had come to him. But he took the poor man's lamb. Naku, kinuha ng mayaman yung, ano, yung lamb ng nag-iisa ng mahirap at prepared it for the man who had come to him. No? Ibinigay ito sa traveler, pinamigay. Kaya nangyari po, galit na galit ito si David, galit na galit, no? Sobrang galit niya. Nalagay, was greatly aroused against the man, sabi niya. At sinabi po ni Nathan, as the Lord lives, the man who has done this shall surely die, no? And he shall restore fourfold for the lamb because he did this thing and because he had no pity. Nako. Then Nathan said to David, alam mo, yan nga yung binitawan ni David eh, na itong taong ito, yung gumawa niyan, dapat daw mamatay. No? At bayaran pa rin ng 4 times yung dahil kinuha sa kanya yung lamb. No? At ito'y kaawa-awa daw. Alam mo, sinagot ni Nathan,
Sabi niya, ikaw yung tao na yon nang kumuha. Di ba? Thus says the Lord God of Israel. No? I anointed you king of over Israel, and I deliver you from the hand of Saul. I give you your master house and your master's wives into your keeping, and gave you the house of Israel and Judah. And if that had been too little, I also would have given you much more. Why have you despised commandment of the Lord to do evil in his sight? You have killed Uriah the Hittite with the sword. You have taken his wife to be your wife and have killed him with the sword of the people of Ammon. Grabe. Grabe. Ang kagandahan po kay David dito, kasi bilang tao, nagkasala po siya at kanya po niyang pinagsisihan at siya'y umamin. Hello? Hello? Alam niyo, sa totoo lang, ito ha, sa totoo lang, no? Grabe. Marami tayong natulungan. Wala akong narinig na, although may mga nagawang kasalanan, hindi walang umamin sa nagawang kasalanan. Hindi nagsabi sa akin. May ginawa na palang kasalanan, hindi umamin. Paaminin mo man, lalo hindi umamin. Diba? Hello? Ang gusto kasi ng Diyos, umamin. Para, ito po isang kwento ng ano, nangyari, naganap, dun sa kapanahonan po ni Adan at ni Eva. Okay. Imbis na umamin po si Adan, eh sinisi niya pa yung ano, si Eva. Ang pagabanggi pa po, kasi binigay mo sa akin yung babae na yun eh. Kung hindi mo binigay, hindi ako magkakasala laban sa inyo. Hello? Diba? Kaya tayo po ay napabilang, no, sa parusa na yon. Yan ang problema po. Kasi po, yan po ay mamanahin po natin sa ating mga susunod na henerasyon. May tiyatawag po na curse dyan. Okay, pero ibabalansi po natin. Don't get me wrong. Okay? Ang Diyos po, no, dahil sa bugtong na ng Yesu Kristo, okay, hindi na siya, dahil sabi niya, for God so loved the world. Okay? Ibig sabihin, sabi, kumbaga sa atin, yung, kumbaga, yung tatay daw, chick boy, maraming inanakan, di ba? Okay? Yung anak daw, yung babae daw na anak ang mag, ano, yung magsasuffer. Ay, hindi ho totoo yan sa panahon ngayon, lalo na nasa Panginoon na kay Kristo Jesus na po tayo. Okay? Hindi ho totoo yan. Hindi ho minamana yan. Sa totoo lang po. Hello? Intindihan niyo ho ba ako? Kahit nga po yung sakit, di ba? Kunwari yung tatay mayroong hika, o sa amin, lima kami magkakapatid, bakit ang kapatid ko lang na isa, yung kasunod ko, may hika? Eh ako, walang hika. Yung kasunod ko na, yung pangatlo ko, pang-apat, pang-limang kapatid, yung bunso, walang hika. Huwag yun yung ano, sabihin po na medyo yung tiyatang na genetic, ano, na itatransfer po o napapamana. Hindi po totoo yun. Sino may gusto imana, manahin po yun? Hello? Dahil nga sa cross, sa duguhoy nga niya, pinagaling na ho tayo lahat eh. Amen po ba? Amen? Amen po. So, tuloy po tayo. Okay. Ganda po, no? Now therefore, the sword shall never depart from your house. Nako, yun to na, sabi niya. Because you have despised me and have taken the wife of Uriah the Hittite to be your wife. Thus says the Lord, behold, I will raise up adversity against you from your own house. I will take your wives before your eyes and give them to your neighbor, and he shall lie with your wives in the sight of the sun. For you did it secretly, but I will do it this thing before all Israel, before the sun. So David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Ako, nag-confess kaagad na nga si Haring David. And Nathan said to David, the Lord has put away your sin. Nako, right away, inalis po yung kasalanan. Pag tayo ay nag-confess sa Panginoon, ora mismo po, inaalis agad ng Diyos. Basta, sincere lang po tayo. You shall not die, sabi nga sa kanya, hindi ka naman mamamatay. Huwag kang mag-alala. However, because by this deed, you have given great occasion to the enemies of the Lord to blaspheme. Ang nangyari po pala, yung kalaban po o yung Diablo o si Lucifer, binigyan ho natin, no, ng, sa paggawa ng kasalanan, ay binigyan ho natin siya ng opportunity para siya ay mag-celebrate, para siya ay magsaya. Parang ganito po yan eh. Pag tayo ay may nadadala ng kaluluwa sa Panginoon, nagse-celebrate po ang kalangitan. Pero, pag tayo naman nagkakasala, nagkakaroon ng pagkakataon o tsansa na mag-celebrate din itong si Lucifer, no? At ang matindi po nito ay nagiging blaspheming po, no? Pag sinabi blaspheming po, ito po ay walang kapatawaran.
no, na kasalanan. Tatandaan niyo po yan. Hello? Yung kasalanan na sinasadya, yan ang ibig sabihin ko po. Hello? Yung tipo ba, ay hindi ko alam eh. Pero sa totoo, alam naman po yan. Hindi ho natin pwedeng, ano yan, itatawa ho yan na, kumbaga, nabubuhay po tayo sa kasalanan. Di ba? Sabi niya, kill sin. No? Kaya nga nung isang patutot o isang prostitute, no? Si Magdalena, sinabihin ng Panginoon, nung siya pinatawad na, sabi niya, sin no more. Yun, di ba? Okay? 1 Peter 4:14 and 15, Passion Translation, if you are insulted because of the name of the Christ, you are greatly blessed. Hello? Hello? Sabihin, maraming, alam niyo po yan, maraming nag-insulto sa akin. At ganyan din po sa inyo. Pag tayo na sa Panginoon Hesus Kristo, sa pangalan ni Kristo Jesus, no? Pero ang kagandahan po nito, dapat tayo mag-celebrate kasi nga, we are greatly blessed. Wow! Yung isa pa nga, may nagsabi, nako, nagkaroon ng ano yun, may cancer na yun dahil nagpa-pray over pa ho sa atin. Eh sabi daw niya, ako daw ay, kumbaga, si Satanas daw ay nagkatawan tao sa pamamagitan ko. Wow! Grabe! Alam mo, sa totoo na, kahit nga si Satanas, so si Lucifer, hindi niya sasabihin yun. Alam niyo bakit? Alam niyo bakit? Alam niya eh. Kawangis tayo at kagaya ng Diyos. Kaya nga, nilin lang si Adan tsaka si Eva. Hello? Hello? Sabi niya, magiging Diyos ka din pag kinain mo itong bunga ng mabuti at masama. Grabe, no? Hello? Pero sabi pala dito, greatly blessed pala. Kaya pala, nako, padami pa ng padami ang pera, parami ng parami mga property, parami ng parami investment. Eh ngayon po, meron ako 18 na investment. Ay, grabe. Hello? Kaya pala, blessed. Blessed na po tayo. Kaya kung meron nag-insulto po sa inyo, di ba? Basta tuloy lang po tayo sa pag-imbita ng ating sa Panginoon, sa pag-aaral ng salitang ito. Okay lang yun, kahit insultuhin po kayo. Okay? Importante, sabi ng Diyos, tayo ay blessed na. Hindi lang basta blessed, greatly pa. Greatly. Anong ibig sabihin ng greatly sa Tagalog? Tako, higit-higit pa tayo ay pinagpala ng Diyos. Hello? Because the Spirit of glory and power. Wow! Who is the Spirit of God? Rest upon us. Wow! Hello? Let none of you merit suffering as a murderer, or thief, or criminal, or as who meddles in the affairs of others. Diba? Hello? Hindi ho dapat tayo, hindi tayo mamamatay tao, magdanako, o kriminal. O, diba? O nakikipagtalik, o nakikipagkabit sa ibang mga tao. Hindi po dating ginagawa dapat yan. Okay? Sa Titus chapter 2, verse 5, and to be self-controlled and pure. Diba? Taking care of their household and being devoted to their husband. Okay? Hello? Ito po sinasabi po dito sa Tagalog version po nito, yung mga kabataan po, hello? Kasi yung mga kabataan masyado mas papupusok. Tapos sa akin, nakalagay po dito, taking care of their household, dapat po, yung mga kabataan, naglilinis ng bahay, nag-uugas ng pinggan. Tayo nung kabataan natin, hanggang ngayon po, ako yung nag-uugas ng pinggan. Ako po yung nag-iigip, di ba? Kasi, although condominium ito, sabi makakaroon ng water interruption, nagpupuno tayo ng tubig sa balde. Hello? Ako yung sabihin, naglilinis. Nagbabacuum ako. Oh, hello? Nagtutupi ng mga damit. Oh, hello? Yan ang gusto ng Panginoon na mangyari sa atin. And being devoted to their husband. Di ba? By doing this, the word of God will not be discredited. Wow! Okay ba yun? 1 Timothy chapter 6 verse 1. Instruct every employee. Ito naman po sa mga mga boss, kagaya ni Joy Gabriel. Okay, meron siyang kumpanya, no?
Ang ibig sabihin po nito, bigyan mo ng instruction yung mga empleyado to respect and honor their employers. Kasi po, sa isang salin niya po ng Biblia, ang boss pala ay considered din ay Panginoon. Yan. Diba? For this attitude, present to them a clear testimony of God's truth and renown. Tell them to never provide them with a reason to discredit God's name because of their action. Wow. Kaya pala yung mga kagaya ni Henry C., yung kanyang anak, no? Eh, kanyang pati si Bisha Carding, yung kanyang empleyado po, lagi po may Bible study. Ako po isa sa nagpa-Bible study sa kanyang mga empleyado. 1 Timothy chapter 5 verse 14, for this reason, teach the younger women to remarry and bear children and care for their household. Alam nyo, sa totoo lang, no? Mahirap po kasi. Meron akong alam na ay pag-asawahin yung mga anak niyang babae, no? Kumbaga, ginawa na lang katulong, no? Ginawa na lang kasama sa bahay para siya asikasuhin, naging selfish yung nanay o yung magulang, kasi alam nila pagtanda niya na pag nilisan na siya ng anak niya, mag-asawa, wala na mag-aalaga sa kanila. Diba? Kaya sabi rito, turuan daw yung mga anak na babae to remain and bear children and care for their household. Kailan po, okay, yung mga anak yung babae ay marunong ng gawaing bahay. Hello? Meron po kasi akong kamag-anak na ano eh. No? Yung after pakasalan, hindi pala marunong ng gawaing bahay kasi po in-sport ay binabalik mo doon sa aking tiyuhin. Sabi ko, binabalik ko na yung anak. Bakit mo binabalik? Ano yan? Laruan? Eh, pagkatapos mo mong laruan, eh, hindi marunong ng gawaing bahay eh. Hello? Hello? Mas maganda nga, pareho, marunong ng ano eh, marunong ng gawaing bahay eh. Yan si Coach Donald, pareho din kami niya. Bakit? Marunong magluto yan. Ano yung specialty niya? Yung tokwa. Hello? Sabi na ako ng isang araw sa'yo, Coach Donald, tokwa. Pag kumakain ako sa mga fine dine-in, ang hinahanap ko, tokwa. Hello? Diba? Kasi libre. Okay ba yun? Okay. This will keep them from giving our adversary a reason to gloat. My friends, ayo tayo po lahat dito. Pag tayo po ay nag-fail sa flesh, kasi laman yan eh. Nagkakasala yan eh. When the traps of the devil snares us, yan ang trabaho ng devil. Talagang nanunokso ho yan eh. Diba? Nanghahanan ng damay ho yan eh. When we fall into sin, we bring reproach on the name of the Lord. Hello? Pag binagin niyo po yung pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, the name above all names, nakutakot yan. Diba? In Jesus' name, nakutakot yan, nanginginig yan. Diba? Biro mo, ang Diablo ay nagtitrembling, nanginginig sa takot pag narinig yung salita ng Panginoon Jesucristo. Tayo pa kaya? When a child of God sins, it always harms the cause of Christ. God is so closely identified with His people that our shame in the eyes of the world and the devil translate into His shame as well. O tinan po natin sa verse sa Bible, sa 2 Timothy chapter 4, 3-4. Okay? For the time is coming when they will no longer listen. Naku, ito matindi. Hello? Hello? Kaya pala marami hindi na nakikinig. Kakalungkot, no? Ang dami invitation, ang dami ang nakalagay dito, no? Darating daw ang panahon, no? Hindi na raw sila makikinig. Naku, kinakalibutan ako. Diyos ko po, nakapropesiya pala ito. Matagal na ito isinulat. Di ba? Hello? Di ba? Ba't konti lang tayo? Di ba? Dati ang dami. Hello? Actually, hindi naman ako nasasaktan. Ang nasasaktan, ang Diyos eh. Di ba? Nabasa niyo po kanina. In response to the healing word, hello? Ang salita pala ng Diyos ay nagbibigay ng kagamutan sa atin. No? Dahil yan ay totoo. Because they will become selfish and proud. Yeah, yan pala problema. Alam niyo po ba? Pag ang tao ay ma-pride o proud sa sarili, kumbaga tinataas ang kanyang sarili, no? Kumbaga
Yung pangalan niya ang tinataas niya. Yung pangalan niya ang hina-highlights niya. Ang tawag mo doon, proud. Sabi ng Panginoon, no? I love sinners. Ulitin ko po, I love sinners. Okay? But I hate pride. Kumbaga, nanggagalitin ang Diyos sa mga mayayabang. At lalo na po nagiging makasarili. Bakit po nagiging makasarili? Okay. Araw ng gawain, araw ng Bible study, araw ng pagsasamba, okay? Ang nangyari po ay nagiging makasarili na po ang tao. Hello? Eh, ang lingkod nga ng Diyos, kagaya natin, na nakikita nyo po, nakakausap nyo, nakakasama nyo, nagtuturo pa po. Okay? Diba? Kahit saan party kayo ng mundo, eh, hindi ho nyo nga pinaniniwalaan, hindi ho kayo nakikinig. What's more, yung ating Ama sa langit, na espiritu, no? Lalo na po. 'Di ba? Hindi pwede natin sabihin na nakikinig po tayo o sumusunod po tayo. Okay? Masakit po 'yun pero totoo po 'yan. They will seek, ito pa matindi. Naghahanap pa sila ng teacher with soothing words that line up with their desires. Yung mga gusto nilang marinig lang. Ayaw nila yung mga salita na nagre-rebuke. Ang salita po ng Diyos, no, ay nagre-rebuke din po 'yan. Nagtutuwid po 'yan. Ganyan ang Ama, ayan ang tunay na Ama na nagmamahal. Tinutuwid niya ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagpapalo. Pinapalo po tayo ng ating Ama. Hello, kasi po mahal niya tayo. Gusto niya tayong mabago, gusto niya tayong matuwid. Gusto niya mabagong buhay natin. Hello. Okay? 'Di ba? Actually, nadidiscern ng espiritu nga eh. Na meron ng ganyan eh. Na sinasabihan na, wag na makikinig ng painted action dahil kay Chaplain. Hello? Hello? Kung hindi, meron pang ano. Kung hindi, hindi na kami sasama sa inyo. Grabe, no? Meron ganun po nangyari. Sa totoo lang. Kasi kaninang umaga pa ho, filled tayo ng Holy Spirit. Dahil talagang kumakanta tayo kay Lord, galing sa kanyang kantang ito, talagang nagbabasa tayo ng Biblia, talagang habang tayo nagbabasa ng Biblia, gumagawa tayo ng sermon, kagaya nito, nabubuksan, na-enlightened po. Kumbaga, nag-illuminate po, nakikita po lahat. Diba? Ganun po ang kahiwaga ng ating Holy Spirit. No? He searches all, no? Our heart. Pati iniisip po, alam niya po. No? Ang sakit, no? Saying just what they want to hear. Gusto lang nilang marinig. Diba? Diba? Kumbaga, yung mga comment niya, si Chaplain, nasaktan ako sa sinabi niya. Ano? Anong po gusto niyo? Yung inuuto kayo, magandang sinasabi, tapos pag sa likod, pag nakatalikod, titirahin ka, talikuran. Hello? Sa totoo lang, ako, tanongin niyo po ako, wala akong kaibigan. Tinanong ako ng aking bishop. Sabi niya, Chaplain Philip, may kaibigan ka pa? May kaibigan ka pa? Wala. Wala akong kaibigan. Sabi ng Diyos, huwag ka magtiwala sa tao. Di ba? Sa Diyos ka lang magtiwala. Pero don't get me wrong, ipabalansin yun natin. Believe in the prophet and you will profit. Trust in the Lord and you will establish. Iba po yung believe tsaka sa truth. Normal yun, bumilib ho kayo. Bakit? Sabi ng Panginoon, believe in everything. Alam nyo po, ang pagbibigay po ng mensahe ng Diyos, ng salita ng Diyos, dapat po balanse, huwag nyo pong gagawin one-sided. Kaya po, marami pong naliligaw. Maliwanag po ba yan? Okay. Ito pa po, tuloy ho natin. They will close their ears to the truth and believe nothing but fables and myths. Alam mo, sa totoo lang, no? Okay. Sa pag-meeting po namin, 13 million pala ang trolls. Ulitin ko, 13 million pala ang trolls. At isa po sa aking trabaho sa gobyerno, no? Okay? Ay, itong mga 13 million trolls nito ay aking pong, kumbaga, hindi lalabanan na per se. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, yan po ang titibag o sisira sa kanila. Kasi sila po yung mga bayaran. Sila po yung nagpapakalat ng fake news. Diba? Kagaya niya po,
Sabi, umano raw sa Taal, lakas doon, sumasabog doon, ganon-ganon. Eh, fake news ho yan. Kasi ano nangyari po, mas sa totoo no, sa panahon ngayon, ha, ang mga tao po, maraming mga tao naniniwala sa social media instead na sa salita ng Diyos. Mas mabilis po kumakalat ang kasinungalingan kaysa katotohanan. Hello? Hello po? Malalaman niyo po sa sarili niyo yan. Di ba? Kasi pag hindi ako nagbabasa ng Biblia, hindi ako nakikinig. Anong pinapakinggan niyo po? Maliban po dito. Yung gusto niyo na pastor lang, na binobola kayo, inuuto kayo. Hello? Di ba? Wala lang sa katuwiran. Nagsasalita out of emotion. Nagsasalita ganang sa kanya lang. For His glory. Ganun po ba gusto nyo? Hello? Na nangangako sa inyo, ganito, 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 bedo process, ganyan. Hindi po ganun. Hello? Gusto nyo yung mga salita parang ano, mahinahon, yung parang mabait. Sabi nga sa Bible, ano nga, nasusuta ng puting damit, di ba? Pero yung panloob naman ay wolves. Kung mga dumalapa, naninira ng tao. Hello? Ganyan ho ba tayo nilikha ng Diyos para manira? Ang naninira po si Satanas. Sabi sa John 10:10. Diba? The enemy kills. So, actually, sa huli na nga yun, inunta ko lang eh. Diba? Steal, destroy, and kill. Ano ho ba tayo? Si Satanas ho ba tayo? Eh, kaiwangis ho tayo ng Diyos. Katulad tayo ng Diyos. Diba ho kayo naninira? Ba't ho tayo naninira? Hello, tanong niyo sa sarili niyo, ba't niyo kailangan manira? Para maitaso kayo? Para mayroong makinig sa inyo? Para mayroong magtiwala sa inyo? Para makuha niyo yung sympathy ng tao? Para for what? Para sa rebellion? Gagawa kayo ng sariling kingdom? It doesn't work that way. The kingdom is already established. When you receive, accept Jesus Christ as your Lord and Savior, He is the King of Kings. If there's a kingdom, there's a King. And we are also the king. Hello? Small king is the big king. Diba? Okay? Ulihin natin. They will close their ears to the truth and believe nothing but fables and myths. Mahilig sa mga alamat. No? Yung mga kwentong barbero para sa akin yan. Kwentong barbero. Walang kakwenta-kwenta. Hello? Si Chaplain hindi mahilig sa ganyan. Diba? The lesson from this ought to be a crystal clear. What we do matters. What we do reflects back on God. Alam niyo po, ang sinasaktan ho natin, eh. Yung Diyos eh. Pag gumagawa tayo, hindi magaganda eh. Diba? Let us resolve that we will do nothing that I will be an evil rejection against the glory of God. Evil kasi yan eh. Ano po yun? Sabi nga sa isang sulat po niya, sa isang sali niya, ang sabi po doon, yung mga chismosa, yung mga adulterer, yung mga murderer, no? Yung mga gossiper nga yung chismosa eh. Hindi yan magmamana ng kaharian ng Diyos. Diba? Yung nagbibigay ng false witness, yung nagsasabi ng mga mali, mga paratang, hindi ho yan maghahari ng ano, o magmamana ng kaharian ng Diyos. Hello? Why? Because that is evil. Ulitin ko, that is evil. Sabi nga, ang araw daw po, every day is evil. Yan. Hindi sinabing, hindi nagbanggit ng pangalan na, ikaw, Judy, evil ka. Ikaw, alam mo, sa Pilipinas lang mayroon nakakarinig na ganito. Demonyo ka! Hello? Sino nagsabi? Who said so? We are devil. Hello? Grabe, no? Alam nyo, meron nga isang pelikula, yung sa Netflix, yung Lucifer. Alam nyo, si Lucifer nagbakasyon, nainip na sa hell, pumunta ng Los Angeles. Nakita niya yung kasamaan ng tao. Pati siya napapakamo, sabi, grabe na ba kasamaan ng tao ito? Kumbaga, hindi ko naman tinuro ito, pero mas walang niya. Kagaya na narinig nyo kanina, no? Wala kahit kailan sinabi ang ating na nagkatawan tao si Satanas sa pamamagitan.
Grabe, no? Tapos makakarinig ka ng mga salita na talagang, ano, talagang, sabi, basbasan pa ng, may nagsabi pa sa akin, basbasan daw ako ng, ano yan, bless me na ma-curse daw ako. Meron palang bless na ma-curse. Sabi ko, grabe. Kahit sa Bible, yung mga sinalita ni Satanas, wala akong narinig na ganyan eh. Hello? Kaya pala yung Lucifer, na nagtataka siya kasi nga, ano, kung sa, ang dating sa kanya, itong mga taong ito sa mundong ito na gumagawa ng kasamaan, mahigit sa ginagawa niya, hindi niya binibigyan ng puwang na mapunta sa hell. Bakit? Baka agawan ng trono. Di ba? Grabe, no? Hello? Medyo natawa kayo, pero pwede. Tama? Tama ba? Okay, tulihon natin. He deserves, ang Diyos ay deserves ng our best. Let Him give to Him. There is nothing more shameful and harmful to the cause of Christ than a damaged testimony. Alam niyo po, pinako na, sabi sa Bible, minsan na pinako ang ating Panginoon. Diba? Huwag na natin ibilang sa kahiyan o ipako muli. Diba? Isang beses lang daw po yun pwede mangyari. Okay? May it never be. Ano po conclusion natin sa ating pagkatapos? What are we to do with this sad, tragic story? We are to take it to heart. Diba? Sa isang puso. We must come before the Lord and deal with our sins and our temptation. Alam niyo po sinasabing i-deal natin? I-deal? Sabihin, harapin mo yan. Dapat, sabi nga ni Pablo, no, sinusupil niya ang kanyang laman. Diba? Ulitin ko, sinusupil niya ang kanyang laman na makagawa ng kasalanan. Alam niyo ba yon? Okay? O yung tukso? Okay? We must get honest about weaknesses and realize that God alone is our strength. Alam niyo, may kwento po sa ating pagkatapos. Alam niyo, nagsimula yung aming breakthrough. Okay? Wala pa yung mga batch 1 na yan. Wala pa natin eh. So, sa kwento ng asawa ko, siya ay manager, maganda sweldo, pero still, siya ay sa kanyang confession, sa Panginoon, narinig ko siya, no? Siya ay may kahit paano, nag-relate siya sa kanyang talento, sa skills niya, sa dunong niya, sa pinag-aralan niya, sa natutunan niya, sa experience niya. Pero, may kulang pa. Ang ginawa ho niya, totally sinurrender niya. Kaya, she totally surrender all, everything sa Diyos. Hello? Umamin po tayo, hindi na natin kaya. Hello, mga kasakses. Ayun, nandito po kayo. Hello? Hello? Ulitin ko po, isurrender natin sa Panginoong sa gabi. Pwede po tayo manalangin. Okay? Tayo pati sa closing prayer, pati pag-bless po sa inyo, pag-pray ko po kayo. Sabay-sabay po tayo para magkaroon tayo ng talagang breakthrough. Hello? Yung hindi natin kaya na. Gusto ng Panginoon, ilagay tayo sa isang sitwasyon na kung saan nasa bangin na tayo. Yung mahuhulog na lang tayo, yung Lord, bahala ka na, surrender ko na sa'yo lahat, lahat ng alam ko, lahat ng talino ko, Lord, ikaw na bahala, Lord. Pwede ho ba yun? Pwede tayo manalangin? Kausapin natin si Lord. Diba? Huwag niyo ako sabayan. Kumbaga, mananalangin din ako. Kanya-kanya po tayo panalangin. Pero ang temang ito, bigay ho natin sa Panginoon. Surrender natin sa Panginoon. Ama sa langit, Panginoon sa Kristo, kasama ng Banal Espiritu Santo. Lord, lubusan po Panginoon, ako'y magtatapat sa inyo. I confess our sins, Lord, sa salitang iyong Panginoon, with sincere heart, O God, dahil saliksik niyo po ang aming puso. From this day on, O Panginoon, simula sa araw nito, sinusuko namin lahat-lahat sa inyo, Panginoon. Lord, wala kami magagawa sa pamamagitan niyo, Panginoon. Lord, marami na kaming sinubok, marami na kaming ginawa, pero still, nasusunod pa rin kami. Nagiging na lang last resort ka na lang. Lagi ka namin ino-overtikan. Mas nangingibabaw po yung aming fleshly desire, Panginoon, instead na yung spiritual desire na ang salita nyo
na iyon ang aming pagkain at buhay, Lord, na tunay. Yes, Lord. Sabi niyo po, hindi nabubuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi sa mga salita na nagbumutawi sa kanyang bibig, Lord. Yes, kasi po, pag kumain po kami ng iyong salita, nakinig kami ng iyong salita, Lord, yung lalabas po sa amin is a declaration po, Lord, na dahil ang iyong salita po ay nagiging katotoha, ay totoo. Ito po ay magiging makatotohanan. Lahat ng katotohanan ay galing sa inyo. Lahat ng mabubuti galing sa inyo. Ano man sabihin namin, ay mangyayari po Panginoon ito. Dahil sa iyong kapangyarihan. Lord, salamat po sa iyong mga salita. Lord, na pakinggan niyo na po kami sa aming puso. Kami iyong pinatawad na at sinurrender na po namin lahat. Lord, ikaw na po bahala. Lord, hindi kami tatangan sa aming karunungan kung paano ang story po ni Hari David sa kabila ng siya ay mayaman, siya ay hari, siya po'y tinitingala, siya ay maraming kawal, marami siyang resources. Pero araw-araw po, Panginoon, ang lagi niya binabanggit, ikaw, Ama, ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming refuge, ikaw ang aming shield, ikaw ang aming fortress, kayo po ang aming tanggulan, kayo po ang nagbibigay po sa amin ng lakas, kayo po ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan, kayo po ang nagpapagaling sa amin, kayo po ang nagpapalakas sa amin, kayo po ang nagpapayaman sa amin, kayo po ang tumutulong sa amin. Maraming maraming po salamat. Yan na lang po ang aming babanggitin araw-araw, Panginoon. Hindi na sarili namin kaalaman, karunungan o talento o skills, kundi sa iyo na nagmumula. Kaya lahat po ay magagawa namin sa pamamagitan niyo po, hindi na pamamagitan namin. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Salamat po. Hallelujah.